Ito pala yung binila namin kagabi kasi nakita namin pinipilahan siya. So, M-Bake. And, $30 siya. Tapos, ganyan siya. Kinutkot na nilin yung ibabaw. Masarap naman. Para siyang mamon. Tapos, bumili din kami matcha flavor na ganyan. Gloomy weather today. Our agenda is magpa-laundry. And, punta kami ng Avenue of Stars mamaya. So, gawin ko muna yung mga dapat gawin. Alam niyo pala guys, you know, yung part na yan. Ano na yan, hindi ko alam kung dagat pa yan or river. Basta yan na yun, connected na siya dun sa nakita niyo sa Avenue of Stars na view. Yung sa pinag-shooting na ng Hello Love Goodbye. I think ito yata yung Kennedy Road. Hindi ako sure. Basta may magandang spot dyan. So, explore ko siya. Lalabas ako mag-isa. Kasi ayan, tulog pa si Katie. Bibili din ako ng food namin. Although, nag-grocery ako kahapon. Pero, bibili ako ng rice. Yun, may mga nagtitennis dun. So, I'm gonna do my makeup. This is my outfit for today. Itong mommy jeans na pants. Eh, no? Hindi ko alam ba't parang naka-curve na siya dito. Although malaki yung puson ko today kasi nga ang lakas ng period ko. So I'm gonna use this Dior Lip Maximizer. Super ganda na ito as in. Kahit hindi masyadong ma-araw today, mag-sunscreen tayo. Ayan, nagpapalaundry kami ni Katie. Dito lang, malapit din sa ano, yan lang kanto na yan. So, tingnan natin kung magkano aabutin. Ang dami namin ipapalaundry, iniwan na namin yung maliit. 100, right? 100. Yan, so 100 Hong Kong dollars. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Maambon. Dalawa lang kami ulit ni Kating lumabas. Pero pupunta kami ng... Saan nga tayo pupunta? Nagpa-laundry lang kasi kami. So inabot ng 100 Hong Kong dollars. Around 708 pesos yung mga damit. Not bad. Kasi sa Pinas ganun din naman eh. And nasa 20 pounds kasi siya. So naglalakad-lakad lang kami. And then bibibilin pa ako sa Sephora and sa Sasa. Tapos mayroon kaming gustong i-try ni Katie yung classic milk tea dito na talagang ginagawa siya using yung parang nep. Parang may cup of tea yung name nun eh. Pero hanapin natin. Wasabi. So matry eh, no? Wasabi. So the crackers. One of this, please. One only. Pineapple bun. Yan. Hindi ko alam ba't nag-flicker itong GoPro. Guys, ang sarap talaga ng pineapple bun nila. Crunchy, tapos mainit pa, oh. Para siyang pandesal, tapos matamis yung ibabaw na. So, ito yung apple store nila dito. Wait. Titingin ko sa'yo ng headset. Yeah. Okay guys, pumalag ko ng Type-C na headset. 149 Hong Kong dollars lang ito. So, nasa 1,050 per day. So, which payment you will pay with? I'm gonna use my card. Yes. Debit card. And then, how much would it cost for the Apple Pencil for iPad Pro 12, the latest one? Yeah, we'll be using the Apple Pencil 2nd generation. So, this one will go for $999. And then, how about the keyboard? Keyboard, the iPad Pro 11-inch or the 12.9. 12.9 will be $2,699. Okay, thank you so much. For the receipt, would you like to send it to email or print it out for you? You can print it instead. Print. Yeah, thank you so much. Super laki ng Apple Store nila dito. And punta tayo sa Sasa. Kasi mayroon akong bibiling dito.
sarado pa yung Sephora dun sa baba. So, dito muna tayo sa Manny's. Ito din yung nakita natin kanina, malapit sa hotel. Sabi ko kasi may babalikan ako eh. Dito ko na siya bibilin. I'll use my card. So we're here, nag-milk tea kami. Gusto daw ni Kitty ng milk tea. So, ito na lang in-order niya yung bubble milk. You can also use yung Octopus card yung pagbibili kayo sa mga stores. Pero cash kami. Para yung Octopus card namin para lang sa transportation. Guys, sumuulan. Well, di naman ulan. Ambon lang yan. Kaya super lamig as in. So, pupunta kami dapat ng Avenue of Stars. Hindi ko alam kung paano kami makakaalis kasi nga umuulan. Siguro mamaya hapon na lang. Ayan, namili lang kami ng mga anek-anek, mga pasalubong sa Sephora, tapos sa Manny's, and then sa Apple Store, binili ko lang yung headset kanina. We're back in the hotel. Ayan, dami namin pinamili. Hey guys, so nakabalik na kami dito sa hotel and katatapos lang din namin mag-lunch. Ayan. Pakita ko lang sa inyo, ito yung Rare Beauty na matagal ko nang gusto pero hindi ko afford. Nabili ko na din siya dito sa Hong Kong. Nasa, makano ba ito? Basta papakita ko na lang sa inyo. Ganyan siya. For the lips and cheeks. Pero yung shade na to, Virgo, yung gusto kong shade, yung word sold out. Ayan siya, oh, diba? Ang ganda pa. Tapos yung highlighter na yan na nakikita nyo, binalikan ko sa Sephora yung Rare Beauty. Since mayroon tayong kinita sa pag-e-edit. So, ayan. Bumili ko. So, ganito yung tsura niya. Bagong product nila to. Ayan. Ang cute. Big highlighter siya. Tapos may mirror. O, diba? Pak. Ang ganda nito talaga. Super pigmented as in. And then, etong pabango. Ayan. Nakita nyo na din to sa Malaysia vlog ko. Pero bumili na ako ng sakin. Tapos yung lipstick na pinabili ni Lay, yung cowork ko. Ayan yung nasa lips ko. Ayan, same kami. Kasi nagustuhan niya yung shade na to. Number 11. And then sa Manny's pala, ayan, bumili lang ako ng pasalubong. Sobrang mura ng mga tinda dun. Para siyang Watsons. Ito yung for kids. Para siyang Cool Fever. 12 Hong Kong dollars lang. Tapos 6 pieces na siya. Dalawa yung binili ko. And then, mga facial wash. 25 Hong Kong dollars lang. Iba-iba yung variant na binili ko. Vanilla. So, 25 Hong Kong dollars to. Tapos may isa pa tayong 15 Hong Kong dollars na voucher na binigay nila. So gagamitin natin yun. Bibili pa tayo ng isang ganito pag nakadaan tayo mamaya. Para 10 Hong Kong dollars na lang siya. May binili pala ako na hindi ko alam kung lotion ba ito. Pero nakalagay hand gel eh. Alcohol base. So, siguro parang sanitizer siya. This one is 120 ml. Tapos, ano lang siya? 20 Hong Kong dollars? Basta ganun. Sa Sasa ko siya binili. So, siguro bibili pa ako ng ganito. Kasi mukhang maganda siya. Saka, mahal lang ganito sa atin, ha? Kiehl's na brand. Medyo pricey siya sa atin. Papunta kaming Avenue of Stars. Station. Tapos, paglabas yun ng station, turn right lang, straight. Yeah. And yung sikat na Chongqing Mansion, ayan pala siya.
kami nag-exit. So, mas malapit tong L3. Parang vintage, European yung vibe dito sa Chimchachui. Nandito din yata yung Peninsula Hotel. Wow! We're here. Andito na tayo sa Avenue of Stars. Okay, tapos na kami mag-dinner. Dito kami sa Five Guys. Hi, Lane! Nagustuhan niya ito eh. Hi, B! Hi, KD! Takaw! Bumili akong dalawang small na caramel and isang cheese. Babalik na kami ng hotel, pero dadaanan muna namin yung laundry. Dami namin yung pina-laundry. Namili na naman kami. And then tomorrow, punta kami ng Macau. Fish? Wow! Fish! Makakainan yan dyan, oh. Ayan, dito kami nagpa-laundry. Oh. Basta hanapin yung ano, resibo. Okay, nakuha na naman yung pina-laundry namin na ang bigat-bigat. Nakalimutan naman yung resibo, so hinahanapan kami. Eh, buti, nag-vlog ako kanina, kaya napakita ko yung vlog. Proof na talagang sa amin tong luggage. And yung mga dala namin na clothes. Good thing na din, at least for safety reasons. Hindi nila binibigay basta-basta. Ayusin na natin yung mga pinalaundry namin. Para hindi na kami magbubuklat-buklat. And then yung malaking luggage na yun, maluwag yan, as in half lang yung may laman. Yung, ay hindi, halos wala na nga siyang laman eh. Kasi nagamit na namin ito. But we still have 4 more days dito sa Hong Kong.